Nakaranas na ba ng matinding trauma ang ilang nakaligtas sa aksidente sa Sariaya, Quezon? Pamilya ng biktima ng Sariaya, Quezon incident, eksklusibong nakausap ng PTV News. Live mula sa Quezon, si Isaiah Mirafuentes. Parang masamang panaginip ang naranasan ng pamilyang Concepcion. Ito ay dahil sa malagim na aksidenteng kumitil sa buhay ng walo nilang kaanak. Sa eksklusibong panayam ng PTV News sa kaanak ng mga biktima, yung driver po, yun ang kapatid ko, namatay. Tapos yung balibayaw ko po, patay. Tapos isang pinsan ko, patay. Tapos yung kapatid ko, may tatlong anak, ubos yun. Tapos yung asawa ng kapatid ko, tapos isang dalawang taong babae, yun patay pa rin po. Kaya bali po lahat silang naubos yung isang pamilya. Dalawang sasakyan sana ang pabalik sa Maynila. Galing sila sa first death anniversary ng isa sa kanilang kaanak. Ngunit hindi nila akalain na isang sasakyan na lang nila ang makababalik sa Maynila. Yung isang bali, asawa ng pinsan ko, buhay pa rin yun. Hindi na nakakapagsalita ngayon kasi dito yung tama niya. Parang naano yung pag-iisip. Pinakabata sa mga biktima, dalawang taong gulang na babae. Nakausap din natin si Luis sa isa sa mga sugatan sa nangyaring insidente. Tulala pa siya. Halos di makausap at matindi ang trauma sa insidente. Ano po pagkaalam? Hindi ko maalala. Una po maalala. Basta pagkagising ko po sa hospital na ako. Sa kwento ng ilang mga nakasaksi ng pangyayari, kitang-kita nila kung paano nagmakaawa ang ilan sa mga sugatan at kung paano lumaban para mabuhay ang mga nasawing biktima. Nakita po namin na nirevive pa po yung bata. Ang asa po namin talaga, buhay po yung bata. Pero sa kasamang palad po pala, ipumanaw din ako. 14 ang sakay ng nasabing van. Base sa investigasyon ng mga pulis, pareho namang nasa tamang bilis ang takbo ng dalawang sasakyan na nagkarambola. Nakatulog daw ang driver ng van, kaya ito sumalpok. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.